Well, karating ko lang sa bahay, tapos meron ditong naligaw na kalapate. So ito meron siyang ano, meron siyang sakit. Ayan o. So hindi naman siya nanggaling sa mismong loob ng puwet niya, parang nasa labas lang ng ano, balat. Ayan o. Andito siya sa pinakalabas ng balat. Ayan. So balak ko sanang gupitin. Susubukan natin kung mabuhay to, kasi alam ko parang pinapabayaan na rin to eh, kasi oh sobrang tanda na oh. Oh, sobrang tanda na, makikita mo naman sa itsura niya, ayan oh. Malambot na yung ano niya oh. Napabayaan na siguro yung kalapate na to. So, hindi na kaya to hanapin daw, sigurado ka? Yung ko, hindi na siguro, yung pinapabayaan lang 'yan. Kawawa. Ligaw na to dito sa ano, dito sa area ko. Dami ko na rin kasing kalapati dito sa bahay. Tara, pakita ko sa inyo. Wala, pag makadating na sa teritoryong ganito. Dali na. So ito po, yun yung mga kalapati ko. Kalapati ko, ito yung mga bago kong ano. Ito yung mga bago kong bili. Tapos yung dalawang pares doon. Ito yung mga inakay. Yun yung mga kalapati ko. So ito, subukan natin itong alagaan. Dito natin sila lagi sa baba. Pero kailangan muna natin tanggalin to kasi medyo ano to eh. Kinagpapahirap sa kanya eh. Ito. So gugupitin natin. So yan na, natanggalan ko na siya ng ano. Natanggalan ko na siya ng yung pabigat sa kanya. Ayun, no, tinanggal ko na siya mano-mano lang. So hindi, parang manhid na siya. Bidyon mo ako doon. So ngayon lagyan natin ng ano. Lagyan natin ng abo para humupa yung ano, yung kanyang dugo. Lagyan natin ng abo. Tingnan nyo doon sa lata. Kabila sa upuan. So yun, so medyo mahapdi talaga kapag nilalagyan natin ng ano, ng abo. Pero ano lang yan, para tumigil lang yung pagdudugo-dugo niya. Silagyan na natin dito. Saan lata ko yan? Yun. So medyo masigla pa na siya. Ngayon lalagyan natin ng pagkain. So yun po, kung napapansin nyo po, parang may hinahanap siyang tubig, parang nauuhaw siya. So ito, lalagyan ko ng tubig. Oh no, kawawa naman. Parang uhaw na uhaw talaga siya. No. Yun, lakas niyang uminom oh. Kunin natin yung isang ano. Kawawa. Kung gutom na gutom ka, napabayaan lang talaga yan. Kalapati na yan ngayon. Bigyan natin ng ano, pagkain. Yung pagkain ko, mix to ng ano, ano, pigeon breeder, saka yung pigeon breeder. Tapos yung rinse mix. Ito yung pinapakain ko sa mga kalapati ko. Gutom rin. Yun, so kumakain siya mga kawalwal. Ngayon, May 17. So, obserbahan natin mga next week kung ano nang itsura nito. So, abangan nyo ulit, ha? Meanwhile, so what's up mga kawalwal, good morning po sa inyo. Ang ano ngayon, May 21, so simula nung
Huli natin yung isang kalapati na naligaw. Babalitaan natin. Itingnan natin kung ano na sitwasyon niya. So bago yun, papakain muna tayo ng ating mga alaga. So yan, kung napapansin nyo mga kawalwal, medyo ano, matamlay siya. Pero nakakaano na siya, nakakadapo na. Mamaya kukunin natin malapitan. Yan. So talagang ika-ika lang talaga siya. Si COVID-20 at ang partner niya sa loob ng box ay si Tala. So ito naman si Berna. Hi Berna. At ang kanyang partner naman na sa loob ng box ay si Max. Ayun o, tuka lang nakikita ni Max. Max, labas ka naman dito Max. Sikat ka naman. Saan dyan nalang sa loob oh. Max, pakita ka naman. Napakahiyain. Napakahiyain ni Max. At ito naman po si Lugaw. Hi Lugaw. Kumain ka na. Kumain ka na Lugaw. At ito po yung inampun kong nakaraan na merong loslos. Merong sis na pinangalanan kong si Bato. Ayan na si Bato. Ba, pasikat ka agad Bato ah. Masigla ka na. So ito na po yun mga kawalwal, yung ating
Sinuling kalapate. Ayan. So medyo pagaling na yung sugat niya. Pero talagang ano, natanda na rin talaga. Di ko alam kung may lahi pa to, kung may similia pa ito. Pero ayan, oh, napakasigla na niya. Oh. Napakasigla na niya. Di dyan tulad dati nung ano na ano, matamlay siyang kumilos. Aray, oh, nanunukha pa. Ayan, napakasigla na niya. Yun, so medyo good job yung ginawa natin, mga kawalwal. Kaso ika-ika lang talaga siya maglakad. So ako, hindi ako ganoon katagal na nag-alaga ng mga kalapate, pero nakakatuwa sa pakiramdam na kapag meron kang napaamo ng isang mga hayop or aso, pusa, so parang napaka-regular sa atin na paamuhin yan. Pero pag subukan yung magpaamo ng mga ganyan, yung mga ibon na lumilipad, napakasarap sa pakiramdam, mga kawalwal.